Alright, welcome back sa ating channel. Ngayon pong araw na ito, aralin natin kung paano gamitin itong dalawang add-ons na napakahalaga para sa Google Meet. Tara! Ito yung dalawang mahalagang feature na wala sa Google Meet na ito ay kailangan bilang guro. Ano? So, Google Meet attendance. So, ito yung i-add na aralin natin. And yung pangalawa naman is yung Google Grid View. Okay, so lahat yan ay Google Meet add-ons. So ito yung add-ons ng attendance, ano? So check natin yung review. So as you notice, napakaganda ng mga review, positive naman. Meron ditong iba pang mga attendance checker, pero mas gusto ko itong isa na ito, itong may check. So yun yung mas nagustuhan ko sa lahat. Alright, so para matesting natin, unang-unang gawin ay kailangan pumunta sa Google Meet. So ito yung link. Pag nasa Google Meet na kayo, saka mag-create ng meeting. Yan. So, ang meeting na ito, ang title ay Belief. Sabag ito yung classic ko sa isa kong section. So, Belief. And then, ayan. So, empty lang muna natin ito. And after na ma-setup nyo na yung Google Meet, click nyo yung Join Now. So, ayan na. So, magbibigay siya ng link. Of course, as usual, copy nyo yung info para i-send nyo na sa group chat. Para maklik na lang inyong mga estudyante at maka-join na sila. So, ganun po yung nag-work yung Google Meet. Para siyang Zoom, pero mas lightweight lang ito. Alright. So, ayan na, mayroon nang nag-join. Ito na yung aking mga estudyante. So, mag-generate natin maya-maya yung attendance. So, kailangan kong i-blur yung mga mukha na aking mga estudyante for privacy. So, kailangan niyan, ano? Kahit yung mga names. Alright, so after nitong class ko na ito, proceed tayo sa mismo actual na ano. So, kita ko na yung aking mukha dyan maya-maya. So, ngayon ang gawin natin, since tapos na yung class, i-save na natin to yung panibago. So, yan. So, same pa rin naman, halos yan. So, yan na siya. Meron na siyang time kung ilang minutes siya nag-stay. Ngayon, para makita niyo yung graph niya, itong kagandahan ng attendance na to, i-close ko na yung Google Meet. Ayan. So, pag-close ko ng Google Meet, ayan. So, i-close ko na siya. End. Ayan. So, automatic siya mag-download dito ng class list. So, allow lang yan. Para ma-download niya yung so yan, after mo ma-close, I mean mag-bye-bye, meron siyang ganito. So pag i-open mo siya, guys, ganito siya. Ayan, ito yung kagandahan nito, ito yung gusto ko sa part nito eh. Ayan, meron siyang graph. For example, nag-start yung Google Meet ko ay 10:20 and nag-join sila is around ano na 24, so dito yung tatlo. So makita mo yung graph kung sino yung maaga. Okay, so yan siya. Tapos kung meron nag-left the group dyan, nag-leave, magkakaroon siya ng puti dito. For example, nag-leave tapos nag-join ulit siya. So, dito yung mga graph, kagaya nito. Ito, wala na ito kasi nag-buy. Tapos nag-join si Chital dito, ganyan. Nag-leave siya. Ganun. Napakaganda ng Google Sheet at Windows. So, paano pagka walang net? Actually, ito guys ay offline. So, for example, so nandito siya guys sa download. Class ako ng class. Ayan. So, ito download. Open natin to. Yun. So, kahit wala kayong net, walang problema. Nabubuksan nyo pa rin yung dinownload niya. Okay? So, pwede nyo na siyang, actually, pwede mo na lang itong i-rename. Yan, for example, ito ay Amethyst. Amethyst. Yan. Para alam nyo na yun yung Amethyst tapos yung date. Okay? So, automatic na yun siya. Mag-open mo ganyan, mag-new tab siya. Okay nga pala, ito yung isa kong class na marami sila. So ito nag-generate siya, napakaraming attendance. So dito makikita mo na may puti, yun, may nag-leave. Yeah, so ito yung mga meaning sa baba. Explore nyo lang guys pagka na-download nyo na siya. Okay? So, ayan. Ngayon, kung balik tayo sa Google Meet, and then click natin itong setting. So setting na attendance. Kailangan naka-check ito by default. So, depende na po yun sa inyo kung gusto nyo i-uncheck yan. Pero for me, okay naman yung ganyan setting. Okay? So, ito yung setting ng attendance. Okay? Alright.
So tapos na tayo sa ating attendance. So ngayon naman ay proceed tayo sa next na add-ons. Alright, so dito sa ating pangalawang add-ons, ito yung Google Meet View. Okay, so grid view. Alright. So, bakit ito kailangan? Dahil sa, by default, 16 lang yung pwedeng makita sa Google Meet. Okay, so I think nag-improve sila, pwede na mag-49 kagaya ng Zoom. So, kailangan natin ito para kung lumagpas ka ng 49, makita mo pa rin lahat ng estudyante mo. Okay? Sa description na rin ng video na ito, ang link para ma-download nyo yung add-ons na ito. Pag na-install nyo na guys, i-click nyo lang itong boxes dito pag ongoing na yung class nyo para mag-change yung view. Okay? So, next natin, i-explore yung Google Classroom naman. So, I have here yung classes ko. Dami nito. So, paano yung mga, paano i-customize, paano maglagay ng background. For example, itong aking Sapphire. And so, mayroong background na ganito kasi Bible subject ko to. Then, people. Ayan. So, dito na yun. In classwork. So, isa-isahin natin yung next video natin. Alright, huwag kalimutang i-like at i-share ang video nito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify ka kung meron tayong bagong video. Paalam!